أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أما بعد مع kapatid na Muslim at saka Muslimah. Saan man kayo naroroon ngayon sa inyong pagsusubaybay sa page na ito, ako'y bumabati sa inyo ng Islamic na pagbati ng Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. At saka sa mga hindi Muslim, ng magandang araw sa inyong lahat. Mga kapatid sa Agama Islam, nais ko lamang magbahagi ng kaalaman tungkol sa mga story or mga istorya ng mga propeta sa kanilang panahunan mula kay Adam alayhi salam hanggang kay propeta Muhammad ang kalikayapaan ay sumasa kanilang lahat. Ngunit bago ko magsisimula sa mga kisa ng mga propeta ay nais ko lamang ibagi sa inyo kung ano ba ang layunin sa pagpapadala ng mga propeta dito sa atin. Bago ko sagutin yung, bago ko italakayin yung tungkol sa katanungan na ito, ay nais ko lamang na ibahagi ninyo ang page na ito, ang video na ito, at nang sagunon yung mga taong hindi pa nakapag-follow or nakapag-like sa page na ito ay marating sa kanila. Inshallah subhanahu wa ta'ala ay magkaroon po tayo ng gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ito po ay mabuting gawain lamang po ang mga ginagawa natin. So ngayon mga kapatid, ang Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit pinadala niya ang mga propeta, napapadala siya ng mga particular group na mga propeta o di kaya ay mga mensahero dito sa atin, dito sa mundong ito, sapagkat tulad ng ating nalalaman na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi siya makita ng kahit sino man sa kanyang mga nilalang. Tulad ng mga malaika, ang pinakamalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga malaika ay niisa man sa kanila ay walang nakakakita sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din sa mga jinn na kahit isa sa mga jinn ay talagang wala pong nakakita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mas lalong hindi makita ng mga tao. Ng mga tao, kahit isa man sa mga tao, mula sa first na yung unang tao hanggat sa huling tao dito sa mundong ito ay hindi talaga makita ang Allah subhanahu wa ta'ala. At kahit pa sa mga propeta, ni isa sa mga propeta ay walang makakakita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, lan tarani, never ako makita, never ninyo ako makita. So hindi talaga makita ng kahit sino man sa mga nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Or kahit man sa kabilang buhay, hindi talaga makita ang Allah subhanahu wa ta'ala. So dahil dito mga kapatid, sa puntong ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ay never siya maabot ng ating paningin, ngunit maabot ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng paningin ng
kanyang mga nilalang, ay nagpapadala siya ng mga mensahero, mga propeta dito sa atin. At upang maiparating niya sa ating lahat na ang kanyang mga sharia, ang kanyang mga batas, maiparating sa atin sa pamagitan ng kanyang mga propeta, ang kanyang mga sharia, yung mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi lang yan, kundi kung ano man yung mga kapaki-pakinabak para sa atin lahat o sa lahat ng mga nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala. At magbibigay rin ng babala ang mga propeta tungkol sa mga walang hanggang kapahamakan sa hinaharap, yung tungkol sa mga bagay na mapapahamak tayo sa kabilang buhay. So, yan po ang patunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magpapadala ng mga propeta, mga mensahero dito sa atin para yung mga kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay masunod natin, marating sa atin, at nang sa ganun ay masunod natin yung mga kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag ano yung mga inaayawan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na gawin yun, ay dapat na huwag natin gawin yun, sapagkat yun po ay para sa atin ding kapakanan, hindi kapakanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay wala siyang pangangailangan sa atin, kundi tayo ang may kailangan sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang lahat ng ating pangailangan sa Allah, ayun ay ikakabuti rin natin, hindi ikakabuti sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay walang pangangailangan dito sa atin para madagdagan yung mga kaalaman ng Allah, madagdagan yung kanyang pagka-merciful, madagdagan yung kanyang pagka-gracious, or madagdagan ang kanyang yung pagka-Panginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po ganun, mga kapatid, kundi ito po ay para po sa atin lahat ng mga nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundong ito. Now, mga kapatid, sapagkat tayo po ay nasa kaugalian po natin na hindi tayo basta-basta na lamang maniniwala sa mga bagay kung wala pong pruiba, wala pong proof o katibayan na tayo ay nararapat na maniwala sa isang bagay, kundi kailangan po natin ang makontento po tayo sa pamagitan po ng mga katibayan na papakita sa atin upang makontento yung puso natin sa mga bagay na kanilang mga sinasabi. Kaya nakikita po natin, mga kapatid, at mababasa natin sa kisa o sa history ng mga propeta sa panahon nila na ang bawat propeta ay meron pong mga proiba o mga himala na ipinapakita nila sa mga tao sa kanilang kapanahunan. Tulad na lamang ni propeta Isa ibn Maryam, na sa kanyang kapanahunan ay talagang umiiral sa panahon na yun ang mga iba't ibang mga sakit na dinanas ng mga tao sa kanyang kapanahunan. At yung mga doctors din ay napakagaling po sa kapanahunan na yun, ay maaari nilang magagamutan yung mga maraming sakit, no? Yung mga may sakit sa kapanahunan na yun. So, ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi papayag na ang kanyang propeta ay matalo ng mga magagaling na mga doktor sa panahon na yun. Kaya binigyan ng himala ang
propeta Jesus Christ or Isa al-Masih ng ano, yung himala na hindi kayang magawa ng mga ordinaryong tao, no? Yung himala na ipinapakita or ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Isa al-Masih ay kakaiba, at yun ay yung hindi pangkaraniwang bagay na meron siya. At yung himala na yun ay hindi talaga makaya ng kahit sino man na magagaling sa kapanahunan ng Isa al-Masih. At hanggang ngayon po, kahit kailan, no, ang himala na ibinigay sa kanya ay walang makakakaya or makagawa sa mga ordinaryong tao na katulad natin. Tulad ng yung pagbigay ng buhay sa mga patay sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, no? Pagbuhay muli sa yung patay, no? Makakabuhay ng patay. So si Jesus Christ, nakakabuhay talaga siya ng patay. Marami siyang nabuhay na patay na. Oh. So hindi yun nakaya ng mga pinakamagaling na doktor, na mga physician sa panahunan niya, sapagkat sila po ay mga ordinaryong tao. At ang propeta Jesus Christ, yung himala na binigay sa kanya, ay talagang hindi po yun karaniwang himala na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. At isa pa na himala na ano na pinakita ni Jesus Christ or Isa al-Masih ay yung pagpapagaling ng mga yung bulag. Yung bulag, no? Napagaling na yung mga bulag at nakakakita yung mga bulag sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, hindi yun nakaya ng mga pinakamagaling na mga doktor sa kapanahunan niya. Walang magagaling na mga doktor na pagaling ng mga bulag, no? Kundi ang Jesus Christ lamang, si Isa al-Masih lamang ang nakagawa. So yung pagpagaling ng mga kitungin, no? Pagpapagaling ng mga kitungin at saka iba pang mga may sakit or may karamdaman yung mga tao sa kapanahunan na yun ay napagaling ng Isa al-Masih, Isa ibn Maryam, yung diman ng mga tao. Oh? At ganun din si Musa alayhi salam. Nakita ninyo, nabasa ninyo sa libro ang tungkol sa kisa ni Musa alayhi salam, tungkol sa yung tungkod, no, yung asa sa Arabic. Kasi po sa panahon na 'yon, umiiral po kasi yung mga magic sa panahon na 'yon. Ang gagaling ng mga tao sa panahon na 'yon. Gagaling niya talaga sa paggawa ng mga magic, paano nila isagawa yung pagmamagic nila sa panahon na 'yon, no? So talagang napakagaling nilang gumawa. Kaya umiiral sa panahon na 'yon yung mga magic na 'yan sa panahon na 'yon. So binigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng himala tungkol din sa himala na pwede nating sabihin na magic, pero yung magic na yun na hindi kayang abutin or kayanin ng mga ordinaryong tao sa kapanahunan niya. Hindi kayanin ng tao sa kapanahunan niya. Yung mga magagaling, yung pinakamagaling talaga sa mga magic hero, ay hindi nila kayang magawa, no, ang himala na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Musa alayhi salam, na himala na yun, yung asa na yun. Kaya nga yung asa ay iba't iba yung magagawa ni Musa alayhi salam sa ano na yun, tungkol sa mga himala niya, no? So natalo niya yung mga
mga magic ng mga tao sa panahon niya, yung mga nagcha-challenge sa kanya, natalo niya talaga. Hindi talaga mangyari na matalo ang ano, yung himala ni Musa alayhi salam, no? Sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yun po, no, ang ano, yung himala na ibinigay ni Musa, binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Musa alayhi salam para ipakita sa kanila na siya ay nagkasabi ng totoo. Siya ay pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganoon din kay nabi natin na si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na sa panahon niya, sa panahon ng Nabi Muhammad, ang kapayapaan ay sumasa kanya at sa kanyang pamilya na dun sa Makkatul Mukarrama. Sa Makkatul Mukarrama, yung mga Arabo noon sa panahon na yun, ay ang gagaling talaga nilang magtula, no? Ang gagaling nilang magsalita ng ano, mga poem, no? Sa harapan ng mga tao. Napakagaling talaga nila. May talent sila kung paano sila magsalita, kung paano kukunin yung puso ng bawat isa, no? Sa pamagitan lamang ng salita nila, no? Sa pagsalita nila sa Arabic na pananalita. Ang galing-galing talaga nila, no? Sa kapanahon na yun, yung mga Quraysh, yung mga pagano sa Makka, talagang napakagaling nila. So, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, isa sa kanyang mga mirakulo, isa sa kanyang mga himala na ipakita sa kanila ay ang Quran, ang pinakabigis na himala na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kay Propeta Muhammad ay ang himala na ang Quran ay ano, yung salita ng Quran ay nakakalamang or lumamang sa kapanahunan nila. Hindi nalamangan yung ano, yung tono ng Quran, yung salita ng Allah subhanahu wa ta'ala ay napakasarap pakinggan. Napakatamis pakinggan na pumapasok sa ating puso ang ganda ng tono o ang ganda ng sequence ng salita ng Quran, no? Salita ng Quran. So, sa pamagitan po ng himala na yan, no? Dahil po sa himala na yan, yung mga tao sa panahon na yun, dahil hindi nila kaya yung ganda ng eloquent na words sa loob ng Quran, no? Hindi nakayanan ng mga tao noon, no? Nag-challenge ang Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad. Sinabihan niya ang Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sa mga tao na yun na sabihin mo Muhammad na gumawa sila, no, ng isang chapter lamang na katulad nito, no, yung kahit na maliit lamang na chapter ng Quran, nagayahin nila yon. Pero dahil sa kapalpakan nila, hindi nila nakayanan gumawa ng ano. Kahit na magsitulungan pa sila, magtulungan pa yung mga jin, at lahat nila magtulungan sila para gumawa lamang ng ano, tulad ng chapter ng Quran, kahit na yung pinakamaiksi o pinaka-short na chapter ng Quran ay hindi nila nakayanan ang paggawa ng katulad noon. So anong ginagawa nila? Sila po ay nag-challenge sa Rasulullah na makipaggira sa Rasulullah, no? Makipag-away sa Rasulullah, makipagbakbakan sa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kasi hindi na nakaya yun. Hindi na nakayanan yung challenge na yun na inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila na kumawa ng katulad ng chapter na ito. Chapter ng Quran, kahit pinakamaliit lamang. No? O, so, hindi na nagawa.
So, nakipag-ira sila, nakipag-away sila. So, nangyari yung Battle of Badar, Battle of Uhud, Battle of Khandaq, Battle of Khaybar, Battle of Hunayn. Maraming mga battle na nangyayari sa panahon. Kasi yung challenge ba na inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala na kahit ganito lang kaliit yung chapter na ipagawa sa kanila na parang ganito, na katulad nito, huwag na yung mga mahabang mga chapter ng Quran. Tulad ng chapter Bakara, no? Suratul Bakara, kasi yan po yung pinakamahaba na chapter sa loob ng Quran, no? Al-Quranul Karim. So, yun lang. Yung pinaka-maiksi lang, yung chapter ng Quran. No? So, hindi pa rin nila nakayanan yun. Hindi nila na nakayanan yung ano na yun. Yung challenge ni Propeta Muhammad, kapayapaan ay suma sa kanya at sa kanyang pamilya na gawin nila na kayaan. So, yun po mga kapatid. Yan po yung proof, yan po yung prohiba na sapat para tayo ay maniwala na sila ay mga pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay pinadala na sila ay nagsasalita o nagsasabi ng katotohanan at lahat ng mga kasabihan ng mga propeta ay dapat sundin ng lahat ng mga ordinaryong tao kung ano man ang kanilang mga sinasabi. Sapagkat sa pamagitan po nila, ang sharia ng Allah subhanahu wa ta'ala ay may parating ko sa atin. Kung ano yung mga kapakipakinabang para sa atin at kung ano naman yung mga babala kung gagawin natin yung mga bagay na hindi gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala naggawin sapagkat yun po ay mapapahamak tayo sa inaharap. Kaya nga ang Rasulullah, yung mga propeta ay nagbabala sa lahat ng mga tao sa kapanahunan nila na huwag ninyong gawin yan. Huwag kayong magdasal ng dibulto, huwag kayong magdasal maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag ninyong kainin ito, huwag ninyong gawin ito. Kasi kayo ay mapapahamak sa kabilang buhay, yung kapahamakan na walang hanggan. So yun po mga kapatid. So para masatisfy yung puso natin na sila po ay pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala, ganun po ang himala na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila na meron silang himala para magpapatunay na sila ay mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ganun po. So kaya ang layunin po ng pagpapadala ng mga propeta ay para maiparating ang mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala para din sa kapanganakan at kapakanan natin lahat, no? Para din sa ikakabuti natin lahat at para din sa maalaman natin kung ano ang dapat gawin natin. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi po siya makita ng kahit sino man sa kanyang mga nilalang. Kahit sino man sa kanyang mga nilalang. Hindi talaga makita ang Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi lang dito sa mundong ito. Hanggat sa kabilang buhay. Sapagkat sinabi mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala dyan mismo sa loob ng buhay. Lan. Pag sinabi mong lan, in Arabic word, ay tumutukoy po yan ng never yan. Sa lahat po ng panahon ay hinding-hindi mo talaga makita ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi siya katawan. No? Hindi siya katawan. Hindi mo masasabi na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay meron siyang katawan. Wala pong katawan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit walang katawan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sapagkat ang katawan sa ating pagkakaalam ay meron niyang may bigat, nangangailangan ng space, nangangailangan ng lugar, nangangailangan ng doon, kung wala doon, nandito, kung wala dyan. Yung parang katulad din natin yan. No? Kung ang Allah subhanahu wa ta'ala ay may katawan. No? Kung may katawan siya. Ganyan po mangyari. Ganyan po yung nature. Yan po ang nature na. Nature ng
So, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi siya makita sapagkat wala po siyang katawan. So, ulitin ko, ang paglayunin ng pagpapadala ng mga propeta ay para maiparating sa atin ang sharia ng Allah subhanahu wa ta'ala at magbabala ang lahat ng mga propeta sa ano yung mangyayari sa future na walang katapusang kapahamakan natin sa kapilang buwan. Kung hindi natin sundin ang sharia ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kuman ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng mga propeta. So mga kapatid, naway yung short na message na ito ay magbenefit para sa atin lahat. At abangan po ninyo yung part 2, inshallah. Ito po ay part 1. Sa part 2 po, ipagpatuloy po natin ang tungkol sa purpose ng pagpapadala ng mga propeta at pagkatapos ay magsimula tayo sa kisa ng propeta Adam alayhis salam hanggat kay propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kung bigyan pa tayo ng mahababang panahon, mahababang buhay dito para maiparating po natin sa mga uhaw sa katotohanan, sa mga taong nararapat ang kaalaman na makuha nila yung kaalaman na yun. So, mga kapatid, hindi ko na kailangan pang ubusin, no? Gamitin yung oras ninyo. Hanggang dito na lang po ako. Naway ang lahat ng kabutihan ay tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi lang sa akin, kundi ipagdua ko rin na pati na rin yung mga mabubuti ninyong gawa sa pamagitan ng pagdinig or pagpapanood ng mga live program natin o mga upload natin sa social media or especially sa page na ito or sa Facebook, no? At hindi lang ito, kundi sa lahat po ng mga mabubuti nating gawa ay naway tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga gawa natin. So hanggang dito na lang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.